Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa tingin mo, ang paggamit ng surrogate mother. Ano? Yun lang kasi ang natatanging paraan. Ay, hindi po yan. Magandang biro. Sinong nagbibiro? Sandra! Hindi ka pwedeng umalis! Mama, wala na tayong dapat pag-usapan. Wala akong sasabihin sa inyo. Pagtiwala ka lang. Hindi masisira ang pagkatao mo. Sige, walang makakaalam nito. At kahit si Harold, hindi niya malalaman. Ako ang bumili ng bahay na ito sa isang auction. Kaya sana lang, makalipat na kayo agad sa lalong madaling panahon. Nabili niyo ng bahay na ito? Sa auction? Diyos ko! Paano na ngayon? Sana tayo titira? Aray ko! Lumipat na po kayo bago matapos ang buwan. Oh, eto, tanggapin mo. Ay, naku, huwag na po. Nakakahiya naman sa inyo. Wala yun. Mas kailangan yan ng mga bata. Sige na, tanggapin mo. Kulang pa yan. Kung tutuusin, malaki din ang utang na loob ko sa asawa mo. O, sige na. Isa itong mabuting gawain. Pabibigyan mo ng kaligayahan ng isang mag-asawa. Dahil ikaw ang magbibigay sa kanila ng anak. Para maging isang tunay na pamilya. Ikaw ang bubuo ng pangarap na yon. Ang kapalit nun ay napakalaking pera. Tapos nun, pwede po nang kalimutan ang nangyari at magsimula ulit. Sino yan? Ha? Ako po to. Ay naku, kailangan mo na magtago. Sige na, bilis. Kinuha niyo po ang pera kay Lola? At 20,000 pa? Hindi ba yun ang pinag-usapan natin, ha? Hindi niyo pa ba alam kung gano'ng kalaki ang 20,000? Lalo na pagdating kay Lola. Ano kaya kung hilingin ko sa'yong lumayo tayong dalawa? Magagawa mo kaya para sa akin? Kakayanin mo kaya? Hindi talaga ako karapat-dapat sa'yo. Pumapayag na ako sa gusto niyo. Anong karapatan mo magtanggal? Ay, kaya po pala, sir. Kakaiba ka. Hindi ko alam may karapatan ka pala magtanggal ng empleyado sa kumpanya. Pasensya na. Kasi po eh. Lahat naman ng tao nagkakamali. Kahit part-timer lang siya, huwag mo siyang mamaliitin. Sorry. Hindi ka na nakauwi dahil sa akin. Ayos lang yun. Tatawagin ko na ba yung driver nyo? Halika, ihatid na kita. Salamat na lang. Kaya ko naman eh. Akong may kasalanan kung bakit hindi ka nakauwi kaagad. Hindi naligtas umuwi kapag ganito ng 10 oras ng gabi. Tama ka nga. Dito ka na sumakay. Diyan na lang sa may kanto. Dito na ba? Hindi, dun pa sa dulo. Ihahatid na kita hanggang dun. Medyo kasi makipot yung daan dun. Sige.
Pasensya ka na kung naabala ka. Maraming salamat. At saka, salamat sa ginawa mo dun sa trabaho ko. Tayo na. Kimberly? Kimberly? Oo, nandito ako. Yes, hello. Nakakakin ang resulta ng physical test. At siya'y napakalusog. Kung gusto mo, pwede mo tawagan ng ospital para makasiguro ka. Maraming salamat. Anong susunod na gagawin? Para masimulan na. Kailangan kasi maipadala niyo na sa akin ang kabayaran. Tatawag muna ako. Pagkatapos, ipapadala ko ng kabayaran. Ay, napakabait niyo talaga. Sigurado akong hindi kayo magsisisi. At isa pa, gusto ko sanang makilalang babaeng sinasabi mo. Wala kayong tiwala. Hindi naman sa ganon, may tiwala ako sa'yo. Pero wala kasi akong alam tungkol sa kanya. Kung yun ang gusto nyo, wala pong problema doon. Sige na. Kape. Hindi pwede. Kailangan kumain ka muna. Ay, grabe. Ang sakit ng katawang ko. Paano ako makakakain? Eh, wala pa nga ako sa kalahati sa ginagawa ko. Ay, paano na? Auntie, isang tsa. Sama ng tiyang ko eh. Ay, ilan ba kasing naiinom mo? Inom ka ng inom tapos hindi mo kaya? Teka, ano palang sabi ni Carlo? Ha? Saan? Di ba lumabas kayo? Para naman maitanong mo sa kanya kung ano nangyari sa ate mo? Ako patay. Ah, kasi nakalimutan ko palang banggitin. Ah, ganun ba? Walang yaka! Aray! Walang yaka talagang bata ka! Kaya ka pala lumabas para maglasing lang! Walang yaka! Aray! Nakalimutan ko lang naman, mami! Pwede ba? Huwag kayong gumamit! Walang aray yaka! Ko. Walang yaka aray! Talaga! Tama kahit na! Talaga. Aray ko naman! Sino naman yan? Ay, ano ba yan? Olga! Si Bong, hinahanap ka! Ano? Ay, bakit na naman? Anong ginagawa niya dito? Naye kasumul chewojo hollo kanan chokaru. Don't go away.